Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito uli ako ngayon, magbablog. Ikwento ko lang po sa inyo tungkol sa naranasan ko kahapon. Ewan ko kung part of scam ito. Kaya kayo na pong bahalang humusga. Anyway, pakikita ko naman yung text message sa akin. Nangyari po ito mga alauna ng hapon, kahapon. Merong dumating dito sa stall ko, naka-single na motor. Lalaki siya, matipuno ang pangatawan. Medyo professional naman ang approach niya. Sabi nga niya, siya raw ay salesman ng Procter & Gamble. At may malaking bodega raw nila dito sa Kabantuan City. Yan nga, mga binibenta nila, mga sabon, shampoo. So, inintroduce din niya yung sarili niya ng maayos para sa akin. Ako naman, since na magandang approach niya at katanggap-tanggap naman, in-steam ako naman siya ng maayos o pinakaharapan ng maayos. Ang sabi ko sa kanya, pasensya na muna dahil kabubukas ko pa nga lang din ang tindahan at wala pa akong sales. At tawagan ko na lang din siya if ever na kailangan ko ang mga stock na ino-offer niya. At nakapagtataka rin pala, usually sa mga salesman na ganyan, once na mag-offer sila ng mga paninda sa mga sari-stores like this, ay may mga dala silang mga products, di ba? Bungutangi sa kanya, nakasingin lang. Ngayon na nangyari nun, sabi niya, kukunin daw niya yung cellphone number ko at tatawag-tawagan na lang daw niya ako kung halimbawa na kailangan ko ng stock o mga paninda nila ay i-deliver dito. So every 15 and katapusan daw sila kumaran dito yung kumata niya. Sabi ko naman sa kanya, kunin ko na lang yung cellphone number niya at ako na lang mismo ang tatawag sa kanya. Kasi nga, ever na magkaroon nga ng shortage sa stock ko within 5 days, gusto kong magkaroon ng stock na ganung product, tawagan ko na lang siya, i-deliver na lang niya. Sabi naman niya, hindi daw niya binibigay yung cellphone number niya. So, nag-isip siya na ibigay yung cellphone number ko. So, ako naman, since na maganda naman ang pakikitungo niya, binigay ko naman yung cellphone number ko. At akala ko, tapos na, alis na siya. And then, nakatayo pa rin siya dito sa harapan ng stall ko. Tapos sabi niya, sir, may matatanggap kang message, nag-send ako sa iyo ng message. O sige, sabi ko, nung binuksan ko yung cellphone ko, ito po ang nakita ko. Parang inaas yung OTP number. So, napag-isip-isip ako, sabi ko, bakit inaas ang OTP number? Sabi ko na lang sa kanya, in a nice way, pasensya na sir, kako, hindi ko maibibigay itong number na to. Sabi naman niya, okay sir, walang problema. Sige sir, kung kailangan niyo na lang, sasaglit na lang din ako to every 15 ang katapusan. Baka sakaling that time, may ma-order na kayo. Sige po, walang problema. So, umalis na siya. So, nakapagtataka lang dahil kasi yung na-receive kong message, yung OTP number ang inaas. Hindi ko alam kung connected ito sa GCash. Anyway, wala namang ganong kalaking laman ng GCash ko. Pero maganda na rin sa inyo nag-iingat. If ever nga po the near future ay magkaroon ako ng medyo pondo nga, medyo hindi na kalakihang pondo, mawawala ka agad yun, di ba? So, ang payo ko lang din sa mga kagaya ko na may sari-sari store at bigasan na hindi naman ganong kalakihan, if ever na may pumunta sa inyong ganitong tao, yung presentable ang dating, ayos makipag-usap, so maging maingat tayo sa pagbibigay ng information. Hindi ko sinasabing scam ito kasi hindi ko sinasabing ito is connected sa GCash, pero kayo na po ang bahalang humusga kung scam nga itong message na ito, o scam nga yung taong pumunta rito sa akin. Anyway, andyan naman po. So, kailangan po, sa panahon ngayon, mag-ingat-ingat po tayo dahil nagkalat ang mga scammers. So, yun lang po ang masasabi ko. Hanggang dito lamang po ang aking video. At magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain nawa tayo ng buong may kapal. God bless everyone. Bye-bye!